Alamin natin ngayon ang iba't ibang kaalaman at ganap sa mundo ng kalapati. Paano ito inaalagaan? Paano maging kampiyon ang inyong kalapati? Saan at kailan ito nangyayari? Sumahimpapawid na mga kalapatids sa Kalapati Sports. Kalapati Sports. Dito sa Target On Air. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ripper Sports Santa Rosa Mega Cockpit. Ito, sunod-doon nakakausapin ho natin si Sir Carlson Pascual, Carlson Pigeon World ho. Nasa linya ng ating communication via Zoom. Magandang hapon, Sir Carlson Pascual. Correct. Sir, salamat to sa oras sa tayo napapakinggan sa DZME 1530. Para usa kabatiran ng ating mga kalapatid, sino ho si Sir Carlson Pascual? Para naman humalaman ng ating mga televiewer. Ako nga pala si Kalapatid Carlson Pascual, taga Las Piñas City. Sa mga local and international OLR po ako naglalaro. Sir, bago ka no, Sir Carl, bago ka nagka-interest sa pag-aalaga ng kalapati, ano yung pinagkakaabalahan mo muna? Dati po ako nasa servisyo, jail officer po ako dati. Bago po ako nag actually nung bata pa ako, since 11 years old nagkakalapati na ako. Nung nagkatrabaho na, medyo nag-upgrade na ng seryoso na talaga ng pigeon racing. Bali, ano ho yung pamamaraan na inyong ginawa para ho magkaroon ho ng kaalaman doon ho sa pigeon breeding at marami ho nakikinig sa atin ngayon, sir? Actually, nung dati po sir, medyo mahirap po ang mag-gather ng mga kaalaman eh, dahil wala pa akong available sa mga internets noon. So lumapit ako sa mga medyo veterano na noon. Luckily naman na magaganda yung mga naituro sa akin. Kaya ganun po, linapitan ko yung mga veterano po na nangangalapati po noon para mag humingi po ng mga advice at mga sistema sa pangangalapati. Sir Bali, ano yung pinaka-signature bloodline na ginagamit mo ngayon na alam naman ho natin na tinatangkilig dyan sa loop mo? Yung sa One Loop Race po, sir, yung Jeff Van Wan Roy po. Di bali, proven po sila sa mga, kung tawagin po sa aming mga kalapati siya, yung Smash Race. Sir, may mga nakausap po kami. Kung hindi ko lang alam kung tama ho kami o mali, paki-correct lang. At mukhang binansagan ho kayo. Tila yata kayata nagpaumpisa nung sinasabing off-color pigeon racing. Actually, correct. Hindi ko naman kiniklaim. Pero sa pagkakalam ko po, ako po talaga ang nag-introduce po ng mga real color po dito. Na mga rare color po na kaya po mag-compete sa karera. Yung loop niya, saan po matatagpuan na Sir Pascual? Dito rin po sa Las Piñas, sa Pilar Village. At gaano kalawak yung loop niyo? At sa ngayon ba eh, kumbaga yung inaalagaan niyo, sakto lang ho ba? Talagang patuloy ho kayo nagbe-breed at marami ho tumatangkilik doon sa mga alaga niyong ibon? Continuous naman po yung breeding ko, sir. Dahil nga po, ang ginagawa ko, yung iba po linalaro, kinakarera po sa mga OLR. Then yung iba, kung may mag-interesado po, ina-out ko naman po. Para ma-share po rin po yung bloodline ng mga kalapati sa loob. Yun ho bang big event na susunod doon na karera at kailan nyo hinaasahan at marami na rin ho nagtatanong ho sa amin? Yung alin po? Yung pinaka-karera na susunod doon. Saan ho ba kayo sumasali? Sa north o sa south? Actually, Carex, hindi ko kasi maharap ang club race po dahil busy nga ako. So sa mga one-off races lang po ako naglalaro. Locally tsaka sa abroad po. At yung bang pag may mga big event na karera, kagaya ho sa manok, dun ho sa pagpo-pointing, dun ho sa paghahanda, dun ho sa kondisyon, sa ibon ho ba, kung mag-share nyo nga ho sa amin para magkaroon din ho ng kaalaman yung mga nakikinig ho sa atin. Sa kagaya nyo, na matagal na hong breeder, paano yung selection nyo ng panlaban? Paano nyo siya hinahanda? Actually, sa akin, kasi may iba-iba naman po tayo proseso.
Sa akin po, Karek, hindi po kasi ako masyado nagdedepende po sa mga gamot. Mm-hmm. Gusto ko, kung maaari, natural lang po. Kumbaga, yung natural lang na preparasyon, hindi kayo bumabase doon sa mga kinakargang gamot. Apo, malinis na loob, malinis na tubig, malinis na patoka. Sa tagal mo ng pigeon breeder at raiser, ano yung pinakamagandang naidulot sa inyo, sa inyong kabuhayan? Kahit pa paano, Sir Rex, mayroon din pong income kasi importer tsaka exporter po ako ng mga ibon po. Mm-hmm. So, yun po, nakakatulong din po. Kung sakali na meron hong gustong makasubok ng inyong linyada o bloodline ng inyong alagang ibon, eto tal din naman hong marami nakikinig sa atin ng mga kalapatids, magkano hong presyo sa inyo? Kumbaga dun hong sa isang pero, isang pares. Okay na ba si Rex magbanggit ng sige po presyo dito? Mm-hmm. Nag-start po sa 5,000 po. Mm-hmm. Yung iba kasi, ang ginagawa nila kapag may bibili, syempre natural, kapag talaga yung, kumbaga sa manok, super mo yun, yung iba tinatago nila yun eh. Sa inyo, open ho ba yung mga mamimili na naman, sila mismo yung kasi, personal na pipili? Okay lang kahit ano, kasi katulad na sinabi ko kanina, nung nagsimula ako sa pigeon racing, maganda yung pinakita sa akin ng mga veterano noon. Mm-hmm. So, binabalik ko lang ulit sa mga newbie. Okay. So, willing ako magpumulong sa mga newbie. Mm-hmm. Hindi ka lang, kahit pa paano, syempre, kailangan nila mag-invest. Sir, meron ho ba kayong official Facebook page para naman sundan ho nila kayo at i-follow ho kayo at makausap ho kayo in person kapag may interesado na gusto hong bumili ho talaga ng inyong alagang ibon? Kasi marami yung meron po, meron po, Karek, sa pigeonworld.ph po. Yung po, official na Facebook page nyo kasi kagaya nung kinausap po namin si Sir Jaime Lim at saka si Sir Nelson Jua, ultimo yung ring nung kanilang alaga. Abay na pepe, kumbaga pinalalabas na dun galing yung ibon, kaya mataas na ibebenta. Kaya siguro, natakot yung gumagawa ng account na yon, siguro binlock, inalis niya, na tinalaki natin ng tinalakay ho sa radyo eh. Mas maganda po talaga, Karex, dumalaw sila sa loop nung kung gusto nilang kuna ng ibon. Sir, bigyan nyo nga ng tip kung paano yung tamang pag-aalaga ng kalapate dun sa mga nakikinig sa atin para naman ma-educate sila at nakakuha sila ng karunungan, kumbaga tips galing mismo sa inyo. Sa akin kasi, Derek, simple lang po ang pamamaraan ko eh. Yun nga po, kailangan po malinis po yung loob, malinis po yung patoka, tsaka malinis po yung inumin. Mm-hmm. Opo. Okay, at kami nagpapasalamat po, Sir Carlson Pascual. At siguro yung mga ilang text, ipo-forward ko na lang sa inyo. At marami pala ho kayong mga tagahanga ho dito. At yung iba po ay nagpapabati ho sa inyo. Salamat po, Sir Rick. Okay. Pwede ba bumati din? Sige po, go ahead po, Sir Pascual. Binabati ko po pala yung maganda kong misis. Mahal, May, hello. Mm-hmm. Tsaka yung mga kalapatids from Las Piñas. Okay, salamat Sir Pascual. Salamat po, Sir. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Reaper Sports Santa Rosa Mega Cockpit. Inyong narinig ang iba't ibang balita at impormasyon tungkol sa mundo ng kalapati. Hanggang sa susunod, mga kalapatids, Kalapati Sports dito sa Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.